Hello mga bossing, welcome back sa my channel. Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga tatad na mga problema ang pinagdadaanan sa kasalukuyan? Na lagi na lang may karamdaman, lagi na lamang away-away sa loob ng inyong tahanan. Kapag po ganyan, higit kayo nakaka-attract ng mga negatibo. At maaaring marami ng mga negatibo sa loob ng inyong tahanan. Kaya nangyayari po yan mga bossing. At lalong nag-aaway, lalong tuwan-tuwa mga negatibo mga bossing. At lalong tumitindi pa po yan mga bossing. Kaya kailangan meron kang mga proteksyon bukod sa mga panalangin mga bossing ko. Kailangan meron kayong proteksyon para layuan kayo ng mga ganyan. Kasi wasayang wala kang proteksyon, hindi ka nagpapausok, tapos hindi po kayo naglalagay ng mga kung ano-ano po sa may mentor ninyo, kahit yung mga simple mga panabit lamang po mga bossing. Tapos, yun nga po mga bossing, wala kang mga ganitong mga pamamaraan, mabilis ka nakaka-attract ng mga negatibo hanggang pang mag-ipon-ipon po yan dyan, hindi mo na malaman kung anong gagawin ninyo, nai-stress na kayo, hindi na kayo makakatulog mga bossing, at dyan na dadapo ang karamdaman at depression mga bossing. Kaya mas mainam po mga bossing ko ay subukan nyo po itong gawin, lalo-lalo na kung problema nyo rin po ay pera. Kung napaka-ilap ng swerte na ginagawa naman ang lahat pero parang sa ulat wala, mainam na subukan nyo po ito upang sa ganon, isa na kamalasan ay puro swerte dumating po sa buhay po ninyo. Proven po ito na maswerte mga bossy. Basta kapag po kayo gumawa ng ganito, kung ano yung napapanood yung video dahil sa dami ng mga gumagawa ng mga video, mga ganito mga bossy, kung ano po yung kinabog po kayo na parang, teka muna, gusto ko itong gawin. Lumarga po kayo. Pero kung parang may alinlangan ka mga bossing, ay huwag mo itong gagawin. Ako pa mga bossing, may mga araw na parang gusto ko siyang gawin. May araw na tinatamad ako, pero hindi ko pinipilit ang sarili ko. Kasi wasa pinilit mo ang sarili mo, hindi rin po natutupad kung ano man yung wini-wish po natin. Lalo-lalo na kung lumilipad yung isipan ninyo. Halimbawa, kung ano yung binubukan nyo, magkaroon ako ng sarili kong bahay, pero ang tinatakbo naman ng inyong isipan ay iba. Ano kayang gagawin ko? Yung mga ganun mga bossing, nangyari na po ba yan sa inyo? Yan, nangyayari po yan sa akin. Kaya pag gano'n na sitwasyon, wala rin ako sa mood, hindi ko pinipilit ang aking sarili. Basta parang nasa mood ako, mas mabilis po ang tumatalab ang aking mga wishes. Kapag nasa mood po ako, kung ano yung binubukan na aking bibig, ay taimtim sa aking puso't isipan, at yun din ang tinatakbo ng aking isipan. Kaya mas mainam, kung ano yung napanood ninyo na gusto po ninyo, na gusto po ninyo ay lumarga po kayo mga bossing. Ngayon pa mga bossing, ano po ba itong aking sinasabing ito? Kailangan lamang po natin mga bossing ko ng luya mga bossing. Yung kuntil ng luya ang ating gagamitin. Ito po ay isa sa mga subok na napakaswerte. Halimbawa meron kang ganito, pero kung halimbawa hindi matutuloy itong ating kuntil ng luya at matutuyo po ito, mas okay din po yan. Kasi unang-una mga bossing ko, itong ating kuntil na luya o ating luya, mentre sa natutuyo ay mas nagiging powerful mga bossing. Kaya mas mainam, gamitan po natin ang ganito mga pamamaraan. Ngayon po, o siya ganito, umarap po kayo ng mga 6:30 ng umaga hanggang alas 7, tapos mag-wish ka. Sa pamamagitan nito, kailanman hindi na ako mamalasin, lahat ng mga pangarap ko ay matutupad, at kung ano man ang aking mga matagal nang pinapangarap nga po ay matutupad, at kung ano man yung mga pagsubok na pinagdadaanan, ay pagdadaanan ko lamang at hindi ko tatambayan. Lalayoan ako ng mga chismosa, inggitera, pakilimera, at lahat ng mga toxic sa buhay natin na nakaka-pressure po sa buhay natin. Pero kung hindi naman nakaka-pressure, dead man lang sa inyo, dead mahin nyo na lamang. Huwag nyo nang problemahin, huwag nyo nang pahihirapan ang sarili po ninyo mga bossy. Huwag na kayong dumagdag pa sa mga tao na masyadong ganon, yung dinidibdib. Yan, meron akong kakilala, siya po ay negatibong tao. At siya po ay pag nakakwentuhan nyo mga bossing ko, siya po ay panghihinaan ka rin ng loob. Parang kung ano may maaaring negatibo na iyong maisip dahil negatibo siyang tao. Na parang wala nang masayang sinasabi ganun po mga bossy. Alam niyo po ba, siya po ay lagi may karamdaman, mainit din ang ulo, ang dami mga problema. Ayun, hindi na siya nawala ng problema. Kasi ganun nga po siya. Kaya kailangan meron siyang ganito mga bossy. Upang sa ganun, siya po ay kumbaga kahit may mga problema, may mga karamdaman, nandun yung tipo na positibo pa rin sa buhay. Ngayon po mga bossing, kung kayo po ay isa sa mga kagaya na aking nabanggit, mainam na meron kang ganito. Maglagay ka ng ganito na may wishes na yun na ibilad sa sinag ng araw hanggang alas 8 ng umaga. Maglagay ka ng ganito sa ilalim ng inyong kungunan. Ang dulot po nito ay suwerte. O, obserbahan nyo po mga bossing, mapapansin ninyo, or magsabit kayo ng ganito sa may main door
or kaya maglagay sa inyong pitaka or sa inyong pumbag, at mapapasin ninyo na kung dati-dati eh konting ano lamang ay iyamot ka na, na parang may galit ka sa mundo, kasi ganyan din ako dati, sabi sa akin parang may galit ako sa mundo, lumilit na daw po ang mundo ko para lagi akong may kaaway, yung mga ganyan mga bossing. Ngayon pa mga bossing, nakakatulong po ito upang sa ganun, mabago ka ng sistema, mabago ka ng pananaw sa buhay, mabago ka ng pag-uugali. Pero syempre, pag-uugali mo, mahirap nang baguhin yan. Kaya lang, nakukontrol nyo, or kaya, kumbaga, biglaan lang na nagagalit, tapos nakukontrol mo na tapos na, pag nagalit ka na isang beses, tapos na mabilis na humuhupa rin ang galit. Kasi wala naman tao na hindi nagagalit, mga bossing. Yan po mga bossing. Kaya, mas may na meron tayong ganito. Upang sa ganon, tayo po ay layuan ng mga kamalasan, puro swerte ang dumating, subukan niyo po ito. Pero syempre mga bossing, pagdating sa usapin ng pera, sipag at tiyaga talaga, double time sa pagkayod, at pagiging positibo sa buhay na hindi laging ganyan ang takbo natin pamumuhay, kaya natin to, magiging matagumpay po tayo, yun ang isa sa mga numero uno. Tapos panalangin nga po, numero uno, panalangin sa mahal na Panginoon, pangalawa po yun, pagtapos pangatlo, ang pampaswerte. Sabayan po natin ang pampaswerte para wala na po tayong mga ano pa, panghihinayangan pa, baka maging sising alipin po tayo kapag po tayo ay hindi sinuwerte dahil tas-tas na narinig natin or meron tayong kakilala na gumawa ng ganito tapos sinuwerte mga bossing. Ay di, pag nalaman mo, sising alipin ka para wala na sising alipin pa mga bossing ko, at tayo po ay sabay-sabay na maging matagumpay sa buhay. Subukan nyo rin pong gumawa po ng ganito bukod sa pagiging positibo sa buhay. Mapapasa ninyo, lagi kayong i-adjust kung saan kayo suswertihin or kaya nagagawa mo yung mga bagay na hindi mo inaasahan na dyan ka pala suswertihin. Yung mga ganon mga bossing. Kasi ganon din yun sa akin. Dati-dati wala akong mga ganito, pinagtatabi ko pa yung mga pampaswerte ko. Tapos, pero ako po mga bossing kayo namamanata ng taimtim, ako yung nagdadasal, nagro-rosary ako, lumalakad ako ng paluhod sa ina ng awa, sa Our Mother of Perpetual Help dati. Pero dumating pa rin sa akin yung punto, mga bossing ko, na nawalan ako ng pamasahe, mga bossing. At ako yung gutom na, wala akong mapangkain doon sa baklaran nga po, mga bossing, na dumating pa yung puntong nahilo ako sa gutom. Ayan. Ngayon pa, mga bossing, hanggang sa tinigilan ko na rin po siya, tapos yung totaling wala na akong alam kung paano ko, saan ako magsisimula, mga bossing. Ang ginawa ko, nag-general cleaning ako ng aming tahanan, in-apply ko ang aking mga nalalaman, at nilabas ko ang aking mga pampaswerte, kasi, excuse me po, dati-dati eh meron po akong pwesto ng ganyan, ng mga pampaswerte, at sinuswerte naman, kaya lang po mga bossing dumaan sa mga pagsubok, kaya, mas mainam po mga bossing nung nilabas ko po siya, binilad ko sinag na araw, pinaliguan ko yung mga Buddha ko, tapos ginawa ko na po yung mga ganito mga pamamaraan. Ang ginawa ko po mga bossing, nag-vlog po ako. Pero dati-dati mga bossing, ang dami ko ng mga account na ginawa mga bossing ko, nag-vlog na rin po ako dati. Wala nag-subscribe po sa akin mga bossing ko. At dito po mga bossing, inulit ko po muli. Ayun, naging matagumpay naman po at hindi ko po inaasahan. Ngayon pa mga bossing, dati-dati, wala pong ring sumuporta sa akin sa pagbablog ko. Kami-kami lang po, mga aking pamilya, ng aking pong anak mga bossing. Pero yung kami-kami lang po ng mister ko, hindi pa, yung mister ko, minsan akala, ano pa mga bossing, parang kontra pa. Ang aking pong ano dyan, yung anak kong panganay. Ang kami lang talaga mga bossing, yung iba nga po nakasabi sa akin, may kamag-anak po ako, nasabi kinikilabutan po siya pag ako'y nakikita sa video mga bossing. Pero tinuloy-tuloy ko lang po mga bossing ko, at yun nga po, hindi rin ako makapaniwala sa mga swerte yung dumating. Kaya nais ko po'y ganun din po, maganap po sa inyo. Kaya kung kayo po'y naniniwala, subukan nyo rin po ang mga ganitong mga pamamaraan. Kaya kung kayo po'y naniniwala mga bossing, ay siya, good luck po sa inyo po lahat.